Alam nyo ba na matagal nang wala si Leo Fender sa mismong Fender Company? Well, hindi na rin naman siya buhay ngayon. Pero, noong 1965, actually, binenta ni Leo Fender yung company sa CBS kasi nagkasakit siya at tingin niya hindi niya na kayang gumawa ng guitars. And it's very intriguing kasi kasama sa contract niya with CBS na hindi siya pwedeng gumawa ng company na magko-compete sa Fender. Ang wild, diba? Kaya kung mapapansin nyo, ever since 60s, sobrang konti na lang talaga ng design changes ng Stratocasters or Telecasters hanggang ngayon. I'm not saying it's bad, pero minsan mapapaisip ka talaga, paano kaya kung hindi nag-quit si Leo sa Fender? Ano kaya magiging design ng mga Stratocaster? Pax! Alam ko ang sagot dyan. Whoopsie! Ano yan? Ano yan? Tagay, bababa ko muna tong Strat. Okay bro, magpakilala ka muna sa amin kasi baka hindi nila alam kung sino ka. Ako si Clifton ng Clifton Guitars. So, hi! Isa sa aming mga gagawin ngayong taon ay ang introduce ang GNL Guitar sa Pilipinas. So, to answer the question kanina, etong GNL Guitar, ito yung pangatlong kumpanya na start ni Leo Fender. Yung pangalawa ay yung Music Man, nag-introduce sa atin ng Stingray Bass. Yung Music Man, hindi siya katulad nung design na Stratocasters, no? Parang entirely different shape siya. Hindi talaga na-apply ni Leo Fender yung continuation niya nung Strat and Telecaster designs. Yes, yes. Si GNL. Dito yon. Okay. Okay. Buksan natin. Buksan natin. Okay. Unboxing. Hard case ba to? Soft case. Soft case. Okay, sabay tayo. Wait lang, baka malaglag. Okay lang. Let me... Okay lang daw malaglag, guys! Iba talaga pag may-ari ng kumpanya. Okay, game. Oh my God! Okay, ayan siya. Ito yung gig bag natin. Ang bango! Sa totoo lang. Iba yung amoy ng gitara pag galing sa US versus galing sa China. Yeah. Hindi ko alam kung yung factory ba yun. Yung smog siguro sa China. Siguro. Hindi, amoy karton usually pag galing sa China. Okay. So this is the GNL Comanche? Yeah. So ito... Wow! Ito yung mismong nasa videos, pare. Yeah. Ito yung talagang yung premier color nila. Yung tangerine. Oh, tangerine, pare. Gitna natin. Oh my God. Wow. The pickups, pare. Itayo natin to na ganito, tas kunin ko yung Stratocaster para ma-explain mo sa amin real quick kung ano yung main differences nila. Ano tas ako nang bahala. Alright, sige. Okay, so ito ang isang regular na Stratocaster. At ito yung GNL. Ito yung mga gustong gawin ni Leo Fender sa Stratocaster. Hindi niya na nagawa sa Fender kasi nga umalis na siya. So number one na in-upgrade ni Fender ay yung pinaka-obvious na pickup. This is called a Z-Style MFD Magnetic Field Design Pickup. Okay. Okay. Pangalawa, kung kitang-kita nyo, yung tremolo system niya ay dual fulcrum bridge design. So, gawa nito ni Leo Fender, dinesign niya. Tapos, pangatlo, meron silang tinatawag dito na passive treble bass pickup. Napaka ganda nitong feature na to. Ito ay isang feature na hahanap-hanapin yun sa lahat ng gitara nyo. Lastly, meron siyang push-pull knob sa tone. Uy. Wala yata, bro. Ay, hindi. Sorry. Ito. Sa tribute pushpull siya. Oo. Sa US. Meron siyang, kung nakikita nyo, itong maliit na selector switch na to. Yung feature na to, medyo mas komplikado. So, iiwan ko na si Pax para i-explain yun sa inyo. Kasi meron rin akong date. Okay, fine. So, mauna na ako. Iiwan ko na siya kay Pax. Okay, sige. Maraming salamat bro sa pagbisita. Alright. Okay guys, mag-enjoy tayo dito. Oh my God. Grabe. Okay game, let the review begin. This is the Fullerton Deluxe Comanche. Ito yung pinakakaiba dun sa S-style guitars ng GNL. Tangerine metallic ang tawag sa kulay na ito. And underneath is an alderwood para sa body. And the neck is hard rock maple. Oha, first time ko rin marinig yan. Basically, ito yung maple na ginagamit talaga sa mga flooring or sa mga furnitures. So, mas dense at mas patigas. Probably, mas matibay din. The fretboard is Chechen or the Caribbean rosewood. Hindi talaga to rosewood eh, kakulay lang. Yung tone niya is darker than maple. Thank you.
tsaka bone nut na rin at vintage tuners, semi-locking. Alright, dito na tayo sa unique features ng gitara na to. First is the MFD pickups or the magnetic field design. Ceramic yung magnets nito pero interestingly, warm siya. It has to do with the shape of the magnetic field. Compared to a traditional single coil na may anim na slug magnets, ito may magnet dun sa baba tapos may adjustable na pole pieces kung makikita nyo. At pwede mong i-shape yung magnetic field dahil dyan, hence MFD. Actually, very similar to sa design ng P90s or even humbucker pickups. So the result is a warm tone pero may sparkle pa rin. Next is the weird shape of the pickup, which is the Z coil. Basically, humbucker design ito eh, pero tatluhan lang na staggered, diba sa humbuckers 6-6. Para siyang pickup ng P-bass, and anyway, cancelled yung 60 cycle hum, pero hindi tunog-ngungo like a humbucker. Alright, next is the PTB or the Passive Treble and Bass Controls. Basically, may treble and bass knobs yung gitara na to. Pero hindi ito active. Wala itong battery, guys. Diba? Walang lalagyan ng battery. Itong sa taas is a treble knob. This acts like your typical tone knob which tapers the high end. Pero itong sa baba, ang tinatanggal niya ay bass. Very useful daw ito to clean up your tone kapag gumagamit ka ng distortion or lalo na kapag fuzz. Or pwede rin kung mahilig ka mag-looper tapos maraming layers, removing some of the low end will help you control the muddiness. Sa pickup switching naman, 5-way pa rin katulad ng regular na Strat, pero nag-add sila ng toggle switch, which gives you 2 more tones. So kung nasa 1st or 5th position ka, and you flick the switch down, you will get a bridge and neck combination. At wala yan sa regular Strat. Iconic ang combination na yan sa Telecaster or sa Jazzmaster.
Tapos if you go sa second or sa fourth position, all of the pickups are on. So ito yung pinakamatapang yung output. Lastly is the bridge. This is called the dual fulcrum vibrato. Actually, siguro bago itong concept na to nung ginawa ni Leo dati. Pero this works just like your regular 2-point tremolo. Well, yung difference is buo pa rin yung plate nito compared to Fender na yung 2-point trem nila, kalahati lang yung nakarest sa bridge post. Does it add sa tone? I can't really say. Kasi ganito rin naman yung design ng PRS sa Fiore. Well, visually, it's a very, very big trem system. Okay, so what are my thoughts on this Strat on steroids? Well, I'm impressed na it's as if nag-take off talaga si Leo Fender from his work noong 60s. He did not use any active circuitries dito eh. And then, nagawan din nila ng paraan na gawing noise cancelling yung pickups without adding any external circuitry. Yung added toggle switch, actually hindi ko sure kung paano ko siya ma-utilize. But the addition of the bridge and neck combination is just Leo Fender fulfilling everyone's wish na magkaroon ng ganitong combination sa Strat noong 70s. So this is the Tribute series made in Indonesia naman ito. Parehong-pareho lang sila pero wala yung toggle switch dito. Naka-push-pull yung knobs. So again, thanks to Adrian for dropping by sa episode na ito. And thanks to Clifton Guitars for sending me Leo Fender's final masterpiece. So kung gusto nyong bumili nito guys, meron ito sa Clifton Store. Just check out their page and the link I provided below. So yun lang muna. Ako si Pax. Hanggang sa muli. Tugtog lang.